Marami nating mga kababayan, kayo na rin po dyan sa Laguna. Opo, hanggat hindi naaayos ang lawa ng Laguna o Laguna Lake, hindi na re-rehab ito, hindi po matatapos ang problema ng pababaha dito sa lalawigan ng Laguna. Okay. Personal... At pinapangarap namin sana matuloy na yung Pacific Spillway. Oo, oh, y- ito yung matagal... Para may flush off ang excess water sa Pacific Ocean. Oo, ito ho yung drain, no, na matagal nang nababanggit. Panahon pa raw po ni Presidente Marcos, naisip ng solusyon yan, kaso hindi na nabalikan. Paranaque Spillway. Oo. Tapos... Paranaque Spillway. Paranaque Spillway. Tapos, basta wala, wala, tama ba, wala kasing drain daw itong Laguna Lake. Mm-hmm. So, kumbaga sa Plangana, pag bumuhos ng ulan, mm-hmm, aapaw at aapaw talaga yon. Yes. Nung tinuloy, kung tinuloy yung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos na dinisenyo ni Architect John Palabox, siguradong hindi po babaha sa Metro Manila at saka dito sa Rizal at saka sa lalawigan ng Laguna. Wala ba tayong magawa para mawala itong mga baha? Siguro hindi naman kaya natin walain ng husto yan ng lahat. Pero marami pa rin tayong pwedeng gawin para siyempre mabawasan ang damage at saka yung pahirap na dinadala ng baha sa ating mga kababayan. Actually, nag-start yan noong 1970s. Panahon pa ng father ko ay sunod-sunod yung mga mabibigat na typhoon. At nagkabaha talaga, hindi lamang sa Maynila, kundi sa lahat ng Pilipinas. At gumawa sila ng plano para maglagay ng mga spillway, linisin ng mga estero, at hindi lang maglagay ng spillway para kung saan pwedeng lumabas ang tubig, kung hindi, meron ding urban planning na ginawa na para hindi masyadong marami ang tao sa isang lugar at maayos ang patakbo ng serbisyo sa bawat lugar. Paano ginawa? Kung makita ninyo ang development dyan sa bandang batasan, kaya't sa circle, kung puro government offices yan, dahil dyan na ililipat sana ang government.